Eto, mga bossing, yung sa AMLAC naman, no? Bakit hindi na nagpursige yung AMLAC? Oh. Kaya dito mo makikita, yung pattern ni Duterte is the same. Magbobola siya, magbabluff siya, pero pagka na-corner na, magwawala na, at ganito nga ang gagawin, no? Uy! Parehas nga, no? Yung sa Senate hearing, mga bossing, sabi ni Trillanes, eh, ito po yung gusto kong papirmahan talaga kay dating Pangulong Duterte, yung waiver para makita yung kanilang bank account. Aba, totoo nga, nagwala, no? Si dating Pangulong Duterte, hawak with matching hawak pa ng mic. Gusto iba to kay dating Senador Trillanes. Tugma, ano? Tugma yung mga sinasabi niya. Oh. Tinanggal niya, tapos ang ginawa nung AMLAC. Ito na sa AMLAC. Bakit hindi na nagporsige yung AMLAC? Nung nakuha na nila yung, nung umuusad na investigation, nag-stonewall yung AMLAC. Ayaw na magbigay ng investigation report. Kasi tao... Kasi pinalitan na daw po ng tao. Ayan, sabi. Una ni Duterte yung nilagay doon sa AMLAC. Kaya sabi... Palit na din, mga kababakan. Lupet. Oh, tuloy. Ang dami nating nalalaman, ano? Kay dating Senador Trillanes. Bluff siya, pero pagka na-corner na, magwawala na, at ganito nga ang gagawin, no? Tinanggal niya. Tapos ang ginawa nung AMLAC, nung nakuha na nila yung, nung umuusad na investigation, nag-stonewall yung AMLAC, ayaw na magbigay ng investigation report. Kasi tao na ni Duterte yung nilagay doon sa AMLAC. Kaya sabi ko nga, itong mga ito, lalabas po ito kung aabot tayo sa impeachment case. Kasi... Oh, ayan na. Mukhang aabot na at pag-uusapan na po ang impeachment. Sa pang-apat nating topic, mga bossing, impeachment case, no? Laban kay BP Sara, mga kababayan. Kung paano po magtutugma-tugma at kumbaga, magiging parang domino epekto kay BP Sara, no? Sabi ni Sel, official blog, mahilig silang magsabi ng sampaling kita, sipahin kita, tetegihin kita. Sana magbago at itama ang mali kasi matanda na tayo. Di natin alam ang Oo nga, pero wala namang mga nangyayari. Ano? Puro naman. Aya, sampaling kita, General Torre. O, sampalin din si Trillanes. Sabi ni Trillanes, tara, ngayon na. Basta pirmahan mo yung waiver. Oh, dumako ho tayo mga bossing dito sa impeachment. Kasi exemption po ang sa bank secrecy laws ang impeachment trials. Mm-hmm. Kaya lalabas din po yan. Kaya kumpiyansa ako dyan na whether magkakaroon ng bukasan, no? Kapag kami mga impeachment trial. So ibig sabihin nun ito mga bossing, kapag umusad yung impeachment complaint mga kababayan, hindi na kailangan ng waiver. Hindi na kailangan yung pirma ng dating pangulo para mabuksan to kasi bubuksan din eh. Ano ho? O, tingnan natin. Waiver siya o hindi, eh lalabas po yan. Magandang segue. Pumirma siya o hindi? Ulit. Itong mga ito, lalabas po ito kung aabot tayo sa impeachment case kasi exemption po ang sa bank secrecy laws ang impeachment trials. Mm-hmm. Kaya lalabas din po yan. Kaya kumpiyansa ako dyan na whether mag-waiver siya o hindi, eh lalabas po yan. Magandang talagang lalabas, mga kababayan. No? Kaya siguro, nang galaiti ho ang dating Pangulong Duterte. Segue na yan, Ed, doon sa topic naman ng impeachment. No? Okay, sige. Kaya, ano ba ang update dyan, Senator? Sa impeachment, dahil parang 1.5 months na lang yung session day ng Congress at Senate. May panahon pa ba? At parang wala akong gumagalaw. Ito yung sasabihin niya, no? Kahit isa't kalahating buwan na lang ang natitira, eh posible at maaari pa din. Sabi ni Edmundo Milana, Boss Mark, si Sara, kung sakaling matanggal, dalin nyo sa ano yan, Mindal? Wala nang sa katinoan. Wala na sa katinoan. Sa mental. Oh. Ito po, no? Sabi ko nga ho, kung wala na tayong nararamdaman na parang wala na silang plano mag-file, eh tayo po mismo yung magpa-file.
Pero meron naman po tayong nararamdaman, kaya ano, at sa aking palagay, meron pa naman pong oras. Kasi kung ang babasihan po natin yung kay Corona impeachment, December 2012 or 20 December 12 or 13 inakyat po yan sa Senado, pero natapos naman po namin yan bago mag adjourn sine die. So there is time theoretically, at pagka naman in-schedule ng impeachment court yan ng everyday trial, mabilis po matapos yan. Nako, mukhang araw-arawin si BP Sara. Pero you will be taking it to the Mga Duterte yan, ha? And you will be sending the impeachment, sigurado kung if it's VP Sara or any Duterte. Medyo sure kami na mabaka pa naman yan ng House, eh. Super majority yan. Pero pagpunta niya sa Senado, nakita niya naman yung reception doon nung ni former President Duterte nung humarap siya. At yung reception even, although na-reject yung... na-reject din ng plenary yung budget ni VP Sara, na, pero nakita niyo naman may simpat siya doon for the Duterte's, eh. Ito din yung sinasabi ng mga host, mga kababayan, at ito din yung sinasabi ni Ma'am Herminia Ducay, Sir Mark, hindi raw uubra ang impeachment kasi ang Senado mostly maka-Duterte, sabi ni Sir Mike Abe. Yun din po ang nakikita natin, mga kababayan. No? Yun din po ang nakikita natin, mga bossing. Kaya nga, diyan nagpunta si BP Sara, eh, no? Yung patuloy at paulit-ulit na pagtawag sa kanya para doon sa budget doon sa Kongreso, snub, no? Pero pag sa Senado, tara, tuloy tayo. Makikita nyo din po yung pattern niyan, mga kababayan, no? Kay dating Pangulong Duterte, tara. Punta tayo, pag-usapan natin yung EJK na yan, o yung labang kontra droga. Senado po ang unang pinuntahan nila, no? Ito naman pong sa House, mga kababayan, itong sa Quadcom, napilitan na lang po yan. Kumbaga, napasubo na lang po yan, kagaya ni Roque. Na ano po, hindi naman po talaga kasi pupunta yan sa Kongreso. No? Naipit na lang po kasi sila doon sa kayabangan nila, mga boss. Na ano yun? Yung tipo bang, nakatunog sila na ika-cancel yung hearing doon sa House. Dahil nga, sabi ng House dito, kakancel na namin muna to. Kasi hindi naman natin din ang dating Pangulong Duterte. Sabi nila, bias daw ang Quadcom, eh. So, para mapaganda ang mas maigi, ililipat sa panibagong panahon o date. Nung nalaman ng mga DDS, kasama si Panelo, sinigurado pa na ika-cancel. Nung sigurado na sila, ayun, saka nagdadakdak sila Panelo. Pupunta kami, nandiyan kami. Yung pala cancel na, alam na nilang cancel na. Eh ngayon po, mga kababayan, nakapagbitaw pa sila ng salita doon na ano, sabi pa ni Panelo, pupunta kami kahit na cancel na yan. Pinatulan po ng Quadcom, mga boss. Ayun, tuloy, halika kayo, since pupunta kayo, eto na. At doon na po, naipit lalo ng tuluyan si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Doon din po nag-ugat yung sinasabi, no, ng Pangulo na kung okay sa kanya magpa-imbestiga sa ICC, kung okay sa kanya, nakausapin siya ng ICC. No? Gusto niya yun, eh. Tayo naman, nagsabi sa tayo na hindi tayo makikialam dyan. No? Pwede silang pumasok, pero hindi tayo makikialam dyan. Si Luis Tro po ang nagtanong. Sabi, okay sa inyo na imbestigahan kayo ng ICC. Okay sa inyo na ganito, ganyan. No? Sabi ng dating Pangulo, okay po. Yan yung naging reply ng Pangulo. Okay naman pala sa kanya, eh. O di, bahala sila doon. Tapos, ito pa malala dyan. No? Ang malala pa ho dyan, mga bossing, ang ICC mukhang kukonekta sa Interpol. Ang Interpol kukonekta sa PNP. Ang PNP, sila ang magsaserve ng warrant of arrest. Kaya sa mga DDS, erase nyo na sa isipan ninyo yung sinasabi. Ano yung sinasabi nyo? Walang jurisdiction ng ICC? Sa ngayon, paano pag binigyan ng tuluyan?
Hindi mag-iiyakan kayo lahat. Confident na yeah, despite all the evidence that you present, it's a political process eh. May mm-hmm. kumpiyansa ba kayo na mai-impeach niya sa sakasakaling madaling? Well, there's only one way to find out, no? Pwede tayong, pwede sila maging overly cautious and not file the impeachment trial at all. Di hindi nila malalaman. But ako po, aking tansya, meron pong numero. At kagaya rin po nung sa impeachment trial ni late Chief Justice Corona, nung una po, marami pong sympathetic dun sa kanya. At kaya lahat ng mga critical motions noon nananalo yung for acquittal. Pero kinalaunan, when the pressure of the administration came in, may mga iba't ibang motivations, persuasions, kinalaunan 20 po ang nakuha na boto for conviction. So ibig sabihin, ganun din ang posibleng mangyari kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Yan ang iiwanan nating katanungan dyan sa topic na yan, mga bossing.